Almusal, tanghalian, merienda, hapunan hanggang midnight snacks, pwedeng-pwede po itong pares. Hindi nyo na po kailangan pang bumili dahil ngayon ipapakita ko po sa inyo na kayang-kaya nyo po itong gawin at napakadali lang po. Hugasan lang mabuti yung karne at hiwain sa gustong laki. Then ihalo lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Dito po gumamit ako ng pressure cooker para 20 minutes lang ready to eat na po itong ating pares. Optional lang po pero syempre masasarap pa kung maglalagay po tayo rito ng ating Mommy Loves Chili Garlic. Then isa lang po sa ating kala na ang lakas ng apoy ay high heat at kapag nag-whistle na po itong ating pressure cooker, hinaan na lang po ito sa medium heat. At dito na po tayo mag-start mag-oras ng 20 minutes. After nyan, isinalin ko lang po ito sa isang regular na kaserola. Kung mapapansin nyo ngayon, malabnaw po ito. Para medyo mapalapot po iyan, maglalagay po tayo ng slurry. Tinunaw na cornstarch lang naman po ito sa tubig. Ilagay habang patuloy na hinahalo nang sa ganon hindi naman po ito mamuo sa pinakailalim. Then lutuin na lang po ng 2 minutes. At heto na nga po yung ating napakasarap at napakabango na pares. Ngayon, hindi nyo na po kailangan pang bumili dahil nakita nyo naman po kung gaano lang kadaling gawin. Pwedeng-pwede nyo pa pong pagkakitaan. Mahilig ba kayo sa mga pinirito katulad po ng fried pork chop? Or baka gusto nyong magnegosyo nito? Tara, gawa po muna tayo ng ating homemade breading. 5 sangkap lang po yung ating kakailanganin. Pagsamasamahin lang po itong lahat, then i-mix mabuti. Sa amin po ang ginagawa namin, after po namin itong mahalong mabuti, nilalagay po namin ito sa isang lalagyan. Then para ma-preserve ito, nilalagay po namin ito sa aming fridge. Tatagal po ito ng hanggang ilang buwan. Tips naman po, para malambot yung ating pork chop, hindi na natin ito kailangan pang ilaga. Nang sa ganon, once ito po ay atin ng pinirito, hindi naman po ito maging dry. Pukpukin po muna natin magkabilaan nang sa ganon maging tender at mas lumambot na po ito. Then i-coat po muna natin ito ng ating homemade breading. Ilubog sa itlog bago po i-coat uli ng ating homemade breading. Then ngayon, ready na po itong iprito. At heto na nga po yung juicy yung pinakaloob pero crunchy po sa pinakalabas, yung ating breaded pork chop na talaga naman pong napakasarap na ginamita ng ating homemade breading mix. Ganitong luto naman po sa pork belly ang subukan nyo, napakasimple lang po ng sangkap pero panghandaan ang sarap. Yung sarsa pa lang talaga naman pong mapapaulalam ka na, tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Pork belly, haluan lang po natin ng paminta, toyo at kalamansi, i-mix mabuti, then ibabad po natin ng at least 1 hour. Ang buong listahan po ng ating mga sangkap ay nakasulat po sa bandang dulo nitong ating video. Makalipas po ang isang oras, i-sear lang po natin yung karne. Then i-set aside at umpisahan na po nating mag-isa. Sa isang kawali, naglagay lang po tayo ng kaunting mantika. Then dito po magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Gisahin na rin po natin mabuti yung ating tomato paste. Ihalo na rin yung oyster sauce, star anise at 2 pirasong dahon ng laurel. Saka po natin ilagay yung ating karne. At ihalo rin po natin yung ating pinagbabaran kanina. Ilagay na rin po natin yung brown sugar at tubig, haluin lang saglit, then takpan at lulutuin po natin ito sa loob ng isang oras. Pero after 30 minutes, babalikan po muna natin ito. Makalipas po ang 30 minuto, ito po ay optional lang yung paglalagay po ng sili. Nakadepende na po ito sa inyo kung gusto niyo pong may twist ng anghang. Mula umpisa nga po pala hanggang ito ay sa tuluyan ng maluto, naka medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Makalipas po ang isang oras, napakalambot na po nito. At heto na nga po yung ating napakasarap na pork asado, Mommy Loves version.